So what's up mga kumag, I'm back, ang anyong online judge lang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, pangatlong battle review na natin sa bracket A ng Isa Buhay 2017 tournament. So yan, kung may time kayo, pwede nyo i-check sa channel natin. Tapos na natin yung Batas Hearty, tapos na natin yung Surgenyo BR na para sa akin sobrang tikit ng battle na yon. Na judge na natin yon, pwede nyo panoorin, na breakdown na natin na maayos yun, nasa channel lang natin yon. Then ngayon, pangatlong battle sa Isa Buhay, bracket A, Rudik versus Acer. So para sa akin, style clash, kasi si Acer alam naman natin, no? Speed rap, yung mga flow niya, isa yan sa mga bala ni Acer. Si Rudik naman yung pagiging technical niya, yung pagiging malalim niya. So para sa akin, if si Acer is pumasok dun or sumabay dun sa laro ni Rudik, may hirapan siyang ma-overcome yun. Ganon din naman si Rudik, no? If makita natin si Rudik na pumasok sa mundo or laro ni Acer, may hirapan din siya maangat yun, no? So tignan natin kung anong style ang mananaig, kung anong style ang magiging effective sa laban na to. So huwag natin patagalin to, pangatlong battle na review sa Isa Buhay 2017. If may time pa, pwede nating reviewin na rin yung Fuko the Sixth Threat after this one. So ayun, Acer vs Rudik, Isa Buhay 2017, let's go. Unang banat, pakinggan natin, pakusgan ay 3, Acer. check. Di ko alam kung anong problema ni Sir Arik. Kada first round ng Isa Buhay, kalaban ko adik. Mapagmataas, porket matangkad, feeling six footer. Eh ginagamit mo lang flip top para sa kalibugan mo, fuck you, sir. Oh, user ka. Kaya nga nahulog sa batas. Natataranta pag may wangwang kahit meron lang sulog sa labas. Tignan mo yung eye bags mo, pre. Gabundok na yung taas. Lakas, lamang ka lang yata ng tatlong tulog kay Aklas. Pero wag ka, maangas daw siya. Kaya niya daw kanta yung Spolarium sa stage ng Itbulaga. Puta bakla, ako direkta. Papakyuin ko yung host na nakatoka habang may hawak na karatulang hustisya kay Pepsi Paloma. Oh! Ipa Spolarium ka pa, ay manyakis ka rin naman. Pwes babastusin din kita nang malaman mo pakiramdam. Di mo ba alam na yung poke na shota mo napakalaki sobra? Yun lang yata yung lugar na nagreklamo si Dora. Sabi mo sa kanya, puta siya, sabay tadyak at pakibatok. Dinaig niya pa yung freezer sa dami ng karneng na ipasok. At yung mga bars mo na dala, mas malabo pa sa tubig na merong putik. Ikaw lang nakakaintindi, dapat pangalan mo Nerdong Rudik. Makatang taga Mindanao, wow, pero sa Mindanao, hindi kinikilala. Pero hingin kami sa'yo, ha, kasi yung battle mo na lang hindi pinipirata. Kasi yung mga sulat nito, pwedeng gamitin kahit sino. Pangkalaban, magbabanggit ng mga Hydra, Crobilus, Olympus. At kung ano-ano pang katangahan na di naman konektado sa kalaban para lang masabing malalim. Akala ko nga wrong sentke. Kasi yung sulat mo, di naman para sa akin. Mga termino. Okay, ayun yung pinakamaganda na linya na narinig ko kay Acer. Akala ko wrong send ka sa akin kasi yung mga linya mo hindi para sa akin. Solid. Solid na na linya yun para sa akin. So far, ayun yung pinakamalakas. Nung sinaliksik mo lang sa net, di na yung pupunto sana mga hurado. Halatado lang na yung kaalaman mo, limitado. Kung si Tipsy di ginagawan tanga yung mga tao, ikaw sinasabihan kanilang magaling kasi ginagawa ka lang tanga ng mga tao. Ang ganda ng ender niya. Okay. Yung ender ni Acer, yun yung enough na ender para sa round na to. So para sa akin, na-close ni Acer yung round 1 ng maayos. Nakapag-start si Acer ng maayos sa round 1 and nakapag-start din si Acer ng maayos. No, so for me, bigat, maganda, maayos, well-constructed, well-executed. Ang ganda ng mga bara ni Acer. Pero sabi ko nga, yung pinakamabigat na linya ni Acer is yung akala ko wrong send ka sa akin kasi yung mga linya mo hindi para sa akin. So, for me, ayun lang yung pinaka naging mabigat or sabihin natin pinaka solid na linya ni Acer. Though,
may yung buong round 1 or buong content naman ni Asher is maganda, pero feeling ko medyo kulang pa yon sa mga punto, sa mga suntok, no. Ayun yung pinakakulang sa buong round ni Asher, pero yung linya na nagustuhan ko is super effective noon. The rest okay naman, pero medyo kulang sa DN at bigat, yun lang. So okay tong round 1 ni Asher, pero konting hilot lang sa round 1 ni Rudik, kaya niyang baliktarin yun. So tignan natin. Yo! Magkakaroon na Mindanao phobia ngayon etong bugok na rapper na si Asher. Kung ginulpi ka ng Pamindanao derby nung ahon, mas lalo kang bugbog sa master. Sa tournament na to, kumapit ka man ng gusto, ngayon ka pa rin mahuhulog. Estado mo'y nasa peligro, parang katabi mo si Wolverine matulog. Rudik versus Asher, sodomito na malupet, semi-automatic na Sig Sauer, nakatutok sa iyong puwet. Tamang tunog pag pinaputok, tulo-dugo-pakpak. Sa init, tumbong mo ay sunog, tulo-dugo-pakpak. Teka, di ka ba nakikinig? Tulo, dugo, pakpak, nagpapalakpakan sila sa pagdanak ng tuho mo sa sahig! Hindi nakakatakot ang galing Sugbu, armas mo baltik, galing Landanao. Kahit marunong kang mag-kung fu, no match yan sa bagsik ng taga-Mindanao. Sa iyong mababaw na insulto, kapalit ay sumpa iyo. Di mo mararating ang paroroonan mo at mananatili ka sa laot parang alamat ng Kapitansilyo. Hindi mo alam yon, historic island yon sa inyo, Bobo. Kasi wala tong Panama, mistulang bulag na may hawak ng pana. Skema pambata, kung sabi saya, patira sa lagma. One-liner lang na cross-dialect wordplay, sapat na sayo. Sa Tagalog, para mo hindi marunong sumuntok, sabi saya, di kakamao. Kaya dapat, Arik, una mong hinarap sa akin si Batas. Wala naman akong kasalanan kay Luni, ba't mo ako hinarap sa anak ni Luni sa labas? Kasi walang kalaban-laban to. Parang si Jesse Pinkman na binanata ni Tuco. Agent to ng DEA ng Narcos. Pablo Escobar ka sa akin kahit naba sumuko. Kahit yung Blue Met Heisenberg mo, di yan pwede dito. Nasa panahon tayo ng drug war. Baka nakakalimutan mo na taga DBO ang nagpapatay sa drug lord, yung si Jaguar. Yung presidente natin, ikay nilaglag. Mali ka ng gubat na pinasukan. Mas dinaig mo pa mga skalawag na pinadistino dun sa basilan. Kahit sa tournament ito makakaangat, kahit gano'ng kalaki ang imahe nitong si Dodong, lamon ka sa aking pagkagat sapagkat anting-anting ko pre, pangil ni Lolong. Rap game aking babaguhin. Si Lolong, guys, ay yung pinaka malaking buhaya na nakita, no? Malaki yun si Lolong. So stage 2 di mo aabutin, si Asher aking gagaguhin. Asher ang pangalan, ba't mukha kang utin? Umusbong ka lang dahil sa pagsisikap ng flip-top. Kaalaman mo, alamat na ng Mindanao hip-hop. Talunin ako'y napaka istupido ang pangarap. Kahit kailan si Baksa, dick ang ass. Mapapasabi ka na lang ng masarap. Okay, ayun. Iyon yung naging kwento. Yung round 1 ni Rudik is hindi ganun ka-powerful. Hindi ganun ka-effective. No? Nakita natin yung mga references niya. Yes, sabi ko nga sa inyo, yung pagiging technical, yung pagiging lyrical ni Rudik, ayun yung pinaka-strength niya dito. Pero yung angles, sabihin natin yung angles is hindi naging ganun ka-effective. Yung mga punches, hindi naging ganun ka-effective. Yung mga haymakers, hindi rin naging ganun ka-effective. So, sa effectivity, sabihin natin lamang si Asher doon. And then, sa haymakers na tumama, para sa akin, Asher din yun. Kasi, yun nga, tumatak sa akin yung linya ni Asher. Unlike kay Rudik na medyo hinahanapan ko pa ng mga linya na pwedeng maging palag dun sa naging round 1 ni Asher. Pero anong nangyari? Wala tayong narinig na ganun. So, malinaw na yung round 1 ibibigay ko yun kay Asher sa score na 8-7. Yung pag-close din ni Rudik sa round niya is hindi rin na ganun ka-ano eh. Hindi rin ganun ka-bigat. Unlike kay Asher na maganda yung naging pag-close niya sa round niya. So, yun. 8-7, Asher. Puta, nag-flow, pero walang punchline pagkatapos. 2017 na nag-flow, halatang sabay lang sa Agos. Ako siya na game, round 2? Yeah! Siya daw si Cronus. Kaya niya daw talunin kahit na magtulong-tulong sila Sak, Krega at Zero. Bilib din ako sa'yo, tatalunin mo yung mga kadibisyon mo para lang matawag na hero. Traitor, mas makapal pa yung mukha mo sa bato. Proud kang taga Mindanao, pero yung Mindanao hindi proud sa'yo.
sa mga unang laban nito, galit siya sa mga Tagalog. Kasi daw kinukot siya yung diksyon ng mga Bisaya. Pero nung laban niya kay Max Ford, sinita niya yung DPWH. Tingin mo, nakakatuwa ka? Pinaglalaban mo mabisaya? Eh, ba't sa ganung anggulo ka tumira? Paano ka magtatagumpay kung sa pinaglalaban mo, ikaw mismo sumisira? Tandaan mo, wala ka pang titulo na pwede naming mapilas. Di mo pwedeng ipaglaban lugar mo, wala kaming makitang gilas. Tung si Rudik, kala mo kung sinong maart at matikas na kung laitin ang Bisaya, kala mo din na kami parte ng Pilipinas. Yun linya ko kay Spade, inulit ko ngayon para lang ipamukha na ikaw lang yung Bisayang nasaktan sa... Narinig yung linya na yung linya about dun sa parang sila lang yung nasa Pilipinas na scheme. Parang narinig ko na yun kay Fangs. No, hindi ko lang alam kung hindi ko lang alam kung saang battle ni Fangs ko narinig yun. Basta kay Fangs ko narinig yun eh. Saya, kala mo din na kami parte ng Pilipinas. Yun linya ko kay Spade, inulit ko ngayon para lang ipamukha na ikaw lang yung Bisayang nasaktan sa linya ko na yon. Kahibaw ni siya, kamapildira siya dire, maayo na lang gani nito nga. Abinimog sinulog kay Mubabay Rakunimo, murag nagkantag batobalani sa gugma. Mga bara korekta, straighto na linya. Pagtama, pulso mo'y titigil, mamaya may straighto na linya. Di mo ako pwedeng maisahan, ako ang laging lamang. Ako rito ang magulang, di ka makakalabas, parusa to. Ako yung stricto na magulang, nagtangkang humakbang sa hagdan, unang baitang pa lang, laglag na sa pwesto. Inantok sila sa'yo, pero di nila magagamit yung inunan mo, batang laglag na sa pwesto, nagdilim na paningin ko. Babalutin ka ng mga maitim ko na balak, wala ka ng liwanag na makikita. Alam mo na siguro ibig kong sabihin, pag sinabi kong bukas, wala ka ng liwanag na makikita. Manahimik ka, wala kang karapatan na sa flip-top mag-ingay. Di mo kayang bumuhay ng crowd, tulad nito, flip-top mag-ingay! Wala mang sumabay, akalain pabor sa'yo ang Sabado. Malungkot lang sila kasi ikaw na susunod, boring. Ayaw na lang good Sabado. Okay. Round 2 ni Acer, regardless, may dahil tournament to, regardless dun sa narinig nating Bisaya. Bisaya man yun o hindi, para sa akin yung performance ni Acer sa round 1 and yung performance niya dito sa round 2, para sa akin magka-level yun. Wala mang naging ganun ka-effective na line. I mean, wala mang haymaker si Acer dito, unlike dun sa round 1 niya na pinaka-tumatak talaga yun sa akin. Wala mang ganun dito sa round 2, pero para sa akin yung buong round 2 ni Acer is sobrang powerful nun, na feeling ko yung buong round 2 ni Acer is katumbas niya yung isang linya na nagustuhan ko dun sa round 1 niya. Ang ganda ng mga pinupunto kasi ni Acer eh. So, yung pinakapunto ni Acer dito sa round 2 against Rudik, napaka-effective. And para sa akin, naging ano yun, naging edge ni Acer yun sa battle na to. Dito sa round 2 na to. Even hindi pa nag-spit si Rudik dito. So, pakinggan natin si Rudik sa round 2. Then, saka natin i-power scale ulit. Yo! Sobra kang madrama sa iyong mga kanta. Mga battle mo na nanalo lang dahil sa simpatya. Alam kong dahilan yan, Acer, ganun talaga. Kapag ang rapper palihim ng lulong sa droga. Kasi real talk, drug addict na rin itong si Acer. Alam nyo ba, Acer, 1 week after nung Guba 3, nilibre sila ng shabu ni Fonger. Doon nagsimula ang lahat. Dragging friend, yo. Dragging friend mo si Range at yung organizer niyong si John Leo, huwag kang impostor. Magsinungaling ka man, alam ko yan. Galing ako dyan, trabaho ko ngayon, rehab counselor. Test. Drug test. 1, 2. Wala nang intro. Lagyan mo to ng ihi mo. Pag ikaw hindi nagpositibo, bababa na ako ng entablado. O ano? At dahil amats ng bato, nagsusulat ng lyrics mo. What goes up must come down. Basic law ng physics to. Engineering ka pa lang, pero kung makapagyabang, binibigkas mo na to ng walang ING, mga angulo mo, walang dulo, kaya't grado mo, INC. Bars, okay. Dito labanan kung sino Bisayang malupet sa Tagalog na dila, yan mukha mo dahilan ba't minamaliit hanggang ngayon ang mga Bisaya. Kasi tignan nyo naman yung pagmumuka, feeling pogi, yung ilong mukha namang na straight job. Di ka papansinin ang mga chicks dito, ironic, nakahawig mo si Snob. Yo, kalaban mo. Yo,
Kalaban mo Adonis, kalaban ko Andungis. Mukha ka pa rin puwet kahit na ikay kuminis. Di ba galing kang Atlantis? Pang Shokoy ang yung kutis. Kapag ikay galit, mukha kang may arthritis. Ito ba yung asar na malakas? Kung tayo si Garillo, ikaw yung mighty. Ako yung Malboro. Stilo mo'y sobrang second hand bro. Parang ekstrang kamay ni Goro. Pinakamatayog na bundok sa isla ng Cebu. Nasa kalingkingan lang ng tarik ng Mount Apo. Ganon diferensya natin tarantado. Mataas ka lang kasi taniman ka na mahiwagan damo. Sa tarik ko, nagpabiling niya pong lay low pero active volcano. Kaya't pay attention. Kaya't pay attention sa mga barak ko, Brad. Kaso 5-6 ka lang, baka wala kang pambayad. Killer scheme mo, walang killer. Multis mo, puno lang ng filler. Papakitaan kita ng multi. Kasunod, Paul Merder. Ano mga judges gets nyo? Ang pagdayo mo dito ay apocalypse mo. Parang mga Maya na sundalo sa apokalipto. Ano crowd gets nyo? Kaligtasan mo, Acer, ay hindi sure. Parang unsafe sex. Tila nasa perimeter pag nagsisure si Professor X. Ano, Acer, gets mo? Dito sa isa buhay, kailangan ko lang ng iisang libingan para sa iyong bangkay. Pero isang simenteryo, hinanda ko ba'y buong farm ng durian na aking hinukay. Kaya't kung nakinig kayo at makikinig pa sa aming bawat bars, ani mo'y nagpapasabog ako ng karunungan ngayon. Parang NPA na binombahan ng bus na puno ng estudyante dun sa bukid nun. Time. Akin na mo! Pahinga natin. Akin na mo, hindi ko na-gets! Labo, puta! Okay, so ayun, sabi ko ano, sa effectivity ang pinaka magiging labanan talaga dito. Bago ko umpisan yung video natin, ang sabi ko sa insights, it depends on the style na gagamitin nila at kung sino yung magiging mas effective talaga sa battle. And para sa akin, yung round 2 ni Rudik, bukod sa nahabaan ako, mas naging effective din talaga yung mga angles at mga tira ni Acer dito kumpara kay Rudik. May mga references si Rudik na hindi ko maintindihan o hindi ko na-gets. So, ayun, narebat ni Acer na tangina mo, hindi ko gets ang labo. So, siguro mag-agree ako doon kasi mismo ako hindi ko yung na-gets. So, ayun. Ayun lang. Wala naman akong ibang makakocomment dun sa round 2 ni Rudik. Pinakinggan ko naman siya. Pero hindi talaga siya ganun kabigat. Hindi talaga siya ganun ka-effective against Acer. Unlike kay Acer, yung stage presence niya, yung humor niya is ano, nakukuha niya talaga, nadadala niya talaga. So, yun. 8-7 pa rin to para sa akin. So, 16-14, rounds 1 and 2, Acer. Nagdala pa ng pan-drug test. Kala niya tinitira niya sarili ko. Gusto niya ako mag-drug test kasi gusto niya makita titi ko. Game. Bago ko magsimula ng round 3, sir! Ano bang ginawa ko sa'yo? Para bigyan mo ako ng kalabang nakakairita. Dalawa naman yung bracket. Dapat nilagay mo to sa kabila. Payag ka ba makarating sa finals ganito? Delikado. Baka matsugi yung liga. Alam kong ayaw mo yung chika na baka malugi yung kita. Kaya huwag mong isipin na kaya ka nakasali kasi isa ka sa malupit. Nag-backout lang si Tukel tapos kailangan ka-balance yung kapalit. At real talk, kinukuha ni Enigma si Krega at si Rudik sa uprising. Kaso lang tumang dito kasi yung offer kay Krega bilang rapper sa kanya tagabantay ng opisina pag Linggo. Lagi mong pinagmamayabang na attorney ang nanay mo, eh ano naman? Sa ganda ng pinag-aralan niya, di ka man lamang naturuan ng tamang daan. Di ba sampal sa kanya yon? Marami siyang napanalong kaso, tumpak, pero di man lang nadepensaan sa droga yung sariling anak. Wala kang alam sa bars kahit nasa rehab ka madalas. Ikaw yung feeling kong laude pagkatapos mag-computer sa labas. Huwag ka nang humingi ng anim na laban kasi ito na ang yung wakas. Tandaan mo sa Pinas ang adik tinotokang di na pinapadaan pa sa batas. Akina mo, kaya ko manalo rito kahit mag-freestyle lang ako. Akala ko tryouts pa rin to, di ko kasi maramdaman pang isa buhay kalaban ko. Ayaw nga pala no, isa buhay na naman tayo. Wala akong pakis sa mga laban ko na talo. Sa mga haters ko na mga gago, importante mahal ako ng tao. Gusto na pala yung ganitong sila. Ginawa ko na to, laban ko palang iyo. Kala mo meron mo dumating na panibago. Flow King, sino ba yung si Damsa? Pero hindi. Kaya ko itong tapusin. Kahit hindi ko na ipagpatuloy ang aking pagra-rap dito sa Davao. Kala mo batika na swimmer, kaya ko sumabay sa ilalim at lumangoy sa mababaw. Tangina mo, lahat ng hinahanap sa rap battle pinakita ko ngayong gabi. Maganda sana yung mga bars mo, kaso ikaw lang may pake. Time! Wala, tinapos na ni Acer sa round 3 yung pagpapakita niya doon ng skills, yung speed rap skills. Wala, tinapos na niya doon. And para sa akin, as a whole,
naging consistent si Asher dito from round 1 to 3. So ayun na lang, yung pinaka ano natin doon, pinaka sasabihin natin dito sa battle na to. Consistent si Asher from round 1 to 3. Pero ang pinakamalakas para sa akin is yung round 1 niya kasi nagbitaw si Asher doon ng sobrang lakas na linya. And para hanggang ngayon, ano pa rin yun, kabisado ko pa rin yun. Tumatatak pa rin sa akin yun. So, ayun. Round 2 naman para sa akin, from start to finish ng round 2, tsaka yung round 3 from start to finish is okay naman. Ano naman yun, malinis naman yun. Andun yung mga angles eh. Angles talaga yung pumatay kay Rudik dito tsaka mga references na okay, no? Yung about sa attorney, di ba? So hindi ka pinanalo yung sariling anak. So okay yun para sa akin. So yun, solid na linya na all 3 rounds para kay Asher. So Rudik, pakinggan natin. Yo! Ha! Ang haba ng preparation niyan lang, hinanda mo, huwag ka nang magpalusot. Ha? Mag-drug test ka, huwag ka nang palusot, titi mo, supot. Game! Yeah! Game! Bugok, duwag, supot, peke. Ang hina na nga ng pinakita ni Krega, ikaw pa rin natalo. Sinindang ka na ng harapan ni Plasma, wala ka pang nagawa sa home court mo pa mismo. Supot ka! Yung stilo mo, stilo pinagsawaan na ng idolo mo. Hindi ka tunay nung sinabi mong hindi pang habang buhay, nahanap buhay ang pagdura sa mikropono. Unang apat na salita sa round na to, dalawang uppercut at dalawang left hook, solid na haymaker pag sinabi kong bugo ka talaga nung sinabi mong hindi tama ang magbasa ng book. Patunay lang to na kung ikay boksingero, ikay maihahambing kay Nonito Donaire. Ikaw sarili mong guro, di ba? Nagmamarunong, tatanda tong paurong Rolando Navarrete. At yung panglalain bite mo, di na yan maaring mapalagpas. Alam nyo ba yung linyang sa dami kong chicks dahil ko pa may-ari ng poultry, sinabi niya kay Krega? Linya yun ni Price Tag sa laban nila ni Aklas. At eto pa, yung sinlalim ko, Atlantis, tarantado ka ba? Linya ko yun eh, sa battle namin ni G-Spot, kaya't huwag kang pangahas. Aser, magnanakaw ka ng linya parang squatter sa Pinas. Okay. Linya, squatter sa Pinas. So, ano yun, ang kuryente siguro yung tinutukoy niya dun yung jumper. Champion ka, champion mo mukha mo. Dapat sa mga katulad mo, fina-firing squad, putol na yan dila mo. Kung battle na to, ginanap dun sa Riyadh. Tang twister wannabe na pag nag-triple time, mukha namang nalakjo. Mas malinaw ba pakinggan sa'yo, mga AM reporter sa vintage na radyo? Kasi ikaw yung tipo ng rapper na kapag nagmabilis, parang habulan ng snatcher, kaso mataba kang pulis. Yo! Feeling Quicksilver, kaso di ka pwedeng pang X-Men, Asher. Inaabutan ka ng mga bala ko, pak, 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 patay. Quicksilver ka lang pang Avenger. Kaya't papano mo pa, mapapatunayan sa kanila na sa laban na to, ikaw ay umas... Quicksilver, Avenger. Di ba si Quicksilver ba? Wait lang ah. Sige, huwag na. Never mind. Kaya't papano mo pa, mapapatunayan sa kanila na sa laban na to, ikaw ay umasenso. Kung aking pinapakita, stilo humihiwa, mas matalas pa sa katana ni Hattori Hanzo. Sarado mo na pananaw mabubuksan sa paraan na parang nanood ka na ang madugong movie. Ika'y mistulang namatay sa kamay na samurai na utak na kasilip, Oren Ishii. Bumalik ka na lang ng Cebu at ukain ang labi ni Lapu-Lapu tapos tanungin mo sa anong dahilan ba't di siya nag-expand dito sa Mindanao ng teritoryo. Mas mabuti nang dun mo mismo malaman sa kinikilalang atapang atao na dito sa Mindanao di kami atakbo pagpugutan na ng ulo. Okay. Lupang pinangako, hindi mo masasakop na sa Biblia ang storya. Ako ang nagpatuloy ng Exodus ni Moses, tunay kong pangalan Joshua. Flow mo ngayon ay parang ilog ng Jericho na bigla na lang lumabo. Nagkulay pula nung pinabagsak ko, Palestina, pagkat dugo mo ang humalo. Underrated na karakter to. Last battle ko, parang pitch black. Ngayon ako'y muling nagbabalik. Rap game, babaguhin ko. Patikin pa lang to. Welcome to the Chronicles of Rudik. Time. Time to have a game para sa laban yun. Okay, yan, sabi ko nga kanina, effectivity ng lines yung pinaka magiging tema talaga ng pag-judge natin dito. Kasi parehas silang naging magaling sa style nila. Si Asher nagpakita ng pagiging well-rounded niya. Yung jokes, bars, flow, pinakita ni Asher yon. Si Rudik naman, nag-stick siya dun sa pinaka-style niya, yung pagiging lyrical, pagiging technical niya. So, sa padamihan syempre ng elemento na ginamit sa battle rap, bibigyan natin kay Asher yon for being well-rounded talaga sa battle. So, yun, effectivity ng content, syempre kitang-kita naman natin na kay Asher natin yon nakita.
kay Rudik, malakas eh. Malakas yung pagiging technical niya, yung pagiging lyrical niya. Pero may mga references kasi na medyo hindi tumatama or hindi naiintindihan ng tao. Mas kaya ko hindi ko naiintindihan yun. So, ayun. Yung sinabi ni Acer na ikaw lang may paki sa bars mo, di ba? Wala kami paki sa bars mo, ikaw lang may paki sa bars mo. Yung parang ganun. Di ba, may ganung linya si Acer kanina. Di ba? So, ayun. Effectivity, angles, being well-rounded, Acer. All three rounds. 8. So, 24-21 in favor of Acer. Oscaray 3 is a buhay 2017 na laban. Rudik vs. Acer. Kung natrapan niyo yun, mag-iay para sa kanila pareho. Ang boto ng hurado, advancing sa tournament, 4-3. Upo, siya, 4-3. Hindi ko na-expect na magiging 4-3 yung ano yung laban ay yung score, pero gusto kong pakinggan yung mga judges dito. Magingay para kay Acer. Charles kay Rudy. That's maybe nga pala Acer versus Rudy. Para sa akin close battle siya, preference din. For me, 2 and 3 tabla sila. Pero para sa akin sa round 1 mas Acer. May nag-edge ng konti si Acer, so dahil may isang round siya na sa kanya, ibibigay ko panalo kay Acer, pero lupit ni Rudy. Okay. Yo, Acer versus Rudy, para silang magaling, pero para sa akin lang mas na-outwit ni Rudy si Acer, so vote ko Rudy. Okay. Yo, snub nga pala. Binoto ko si Rudy. Kasi parang yung round 1 binigay ko kay Acer, yung round 2 binigay ko kay Rudy, round 3 binigay ko kay Rudy. Kasi sobrang lakas ng mga round ni Rudy sa round 2 at round 3. Tapos para sa akin yung round 3 ni Acer parang sa round 1 niya mataas, tapos biglang bumagsak ng konti. Kaya okay. Boto ko 2-1 para kay Rudy. Okay. Yo, McCoy, The Voice. Ito yung mga isa sa mga inaabangan kong klaseng laban sa buhay. Ang kulit lang eh, kasi ass versus dick. Well, from... shit. Iba yung style ng ginagamit nila, pero like... Yes. Ito kasi ng mga battle na kailangan mo panoorin ulit. Kasi siguro di lahat nakakuha sa mga linya ni Rudy. Pero yes. Kailangan mo kasing ulitin, panoorin ulit. Eh, at idig pa lahat ng mga words doon. Siguro, mas madali iabot na, kumbaga sinusubo ng ginagawa ni Acer eh, makukuha agad ng crowd. Pero kung panoorin niyo ulit yung laban, bota ko lang, binigay ko para kay Rudy. Panoorin niyo na lang ulit yung video. So. Okay. Zero R. Binoto ko si Acer. In terms of creative lines, mas maraming nasabi si Rudy. Pero since it's a battle, mas nagustuhan ko yung mga binitawan ni Acer kasi nga direct punches, may personals, and of course may creative writings din. Pero kung tutusin, halos pantay lang naman, konting-konti na yung diferensya. Pero of course, I need to choose, so pinili ko si Acer. Okay. Dikit, no? Dikit, naging dikit talaga yung ano? Binoto ko Acer. Malaki na pricing, batch 1. Para sa akin, dikit. Malapit na yung laban. Malakasan ni Rudik. Marami siyang mga creative na haymakers. Pero para sa akin, ang ganda ng structure ng verses ni Acer. Tapos ang ganda rin ng flow niya. Kaya kumbaga yung overall packaging. Yes. Yung kanyang material para sa akin yung nagpanalo sa kanya. Tama. Ayun, yung pagiging well-rounded talaga ni Acer, yun yung talaga yung nagpanalo. And I agree kay Balakid sa judging niya. And ayun, wala tayong naging kaparehas na all 3 rounds, no? Sa naging judging, pero okay lang, wala naman problema. Yung pinakapunto naman ng judgment is yun yung pinapakinggan ko, and props sa atin doon kasi naging kapares natin si Balakid. Yung pinakapunto niya na yung pagiging well-rounded ni Acer, yun talaga yung bumuhat sa kanya para maipanalo yung battle na to. Pero props kay Rudik, di ko in-expect na didikit ng ganun na 4-3. Siguro kung nagpredict ako ng score, kung 7 yung judges, siguro
I'll go for 5-2 or 6-1 sa ganun na scoring. Pero yung 4-3 sobrang dikit nun para no sa ganitong klaseng laban. So ayun, yun lang naman, walang aser na gano'n na nag-advance na sa second round ng tournament. Yung Fukuda 6 threat, panoorin na natin to, i-judge na natin to dahil maaga pa naman. So kita-kits tayo dun mga kumag. Peace out.